Or welcome back sa Learning Buddy. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please pindutin ang pulang button sa ibaba. So ngayon, ang ituturo ko sa episode na ito ay kung paano natin ipakita ang ating Facebook followers at friends, no, ang count nila dyan sa ating Facebook profile sa baba ng ating name. Now, nakikita nyo dito nga sa aking picture na dinownload ko. Ano? Dapat gumamit ka ng ibang friends para makita mo, no, na ikaw ay may gantong feature. Now, nakikita nyo meron kang followers and merong friends. So, yan ang matututunan ngayong araw dito sa ating video. So ang gagawin para magawa natin iyon ay pupunta tayo sa ating Facebook account. Okay, taasan ko lang ang brightness. Pagdating dito sa Facebook account, ang pipindutin ay yung ating profile picture na may 3 lines sa baba ng message icon at katabi ng bell button. Pindutin. Pagdating dito, ang gagawin ay scroll down. Pindutin ang settings and privacy. Pagdating sa settings and privacy, pumunta sa settings. Pagdating dito sa settings, ang gagawin natin dito ay ang ating control sa ating Facebook. Okay? Then, since wala na dito ang ating hinahanap or para hindi kayo mahirapan maghanap, ituro ko na lang. Pumunta na lang kayo sa search bar. Okay? Ng setting. And then, i-type nyo ang public posts. And then, ayun siya, yung pinakaunang lalabas sa search result. Pindutin. Pagkapindot, ang gagawin natin ay aayusin natin dito ang setting. So, kailangang nakapublic. Since ako, nagawa ko na, papakita ko lang. Ipapublic mo yung una. Okay? Yan. Dapat nakapublic ang ating pinakaunang lalagyan ng ating choice. Next, who can see your followers on your timeline? Kailangan siya nakapublic. Hindi friends, bagkus ay public. Kasi nga po, bakit natin pinapublic? Para makita ng ating stalkers, no? Para pag in-stalk tayo, ay itong tao na to, hindi ko pala ma-add. Follow lang pala ang kanyang button. Okay? And pagdating sa public post comments, nakalagay dito sa akin ay friends, no? Pero pwede mo siyang gawing public. Okay? Pwede mo siyang gawing public. Pero ang ginawa ko nga, kagaya ng sinabi ko ay friends. So, since nag-vlog ako, ilagay ko lang dito ay public. And then, punta na tayo dito sa ating public post notifications. Ang inilagay ko ay everyone. Okay? So, ang inilagay dito ay everyone sa public post notifications. Tanda na, mahalaga ang button na ito. Dapat everyone ang piliin niyo. Okay? So, hindi dapat yan naka-no one kasi hindi gagana itong ating ginagawa. And then, pagdating dito sa public post, so, gawin nyo ng friends yan. No? Sundin nyo na lang or sundin natin ang setting na ito. So, since tapos na tayo dyan, pwede mong i-on yung comment ranking and off Facebook previews. Okay? So, wala naman silang gaano contribution pero i-on mo na lang. Okay? And then, pupunta na tayo sa ating Facebook account. Puntahan natin ang ating profile picture katabi ng what's on your mind. Okay? And then, pindutin ang tatlong tuldok katabi ng edit profile. Pagdating dyan, i-view us muna natin. Ayan, nakita nyo, nakalagay dyan ay follow. Ang button ko ngayon ay naka-follow na, hindi na naka-add friend. By the way, bago kasi natin ginawa, naka-follow na talaga yan. So, ito ang proof na dahil sinunod ko yung setting na yon, follow ang ating button. Okay? Pero, hindi pa natin nakikita dito ang ating list of friends and followers, di ba? Kasi, ang makakakita lang nun ay ating friends. Okay, ituturo ko rin sa inyo ang isa pang paraan bago natin ipakita yon yung result natin, no? Ano ang paraan para makita naman natin ang ating friends list? Punta ako dito sa pinakita kanina. Okay? So, owner or may-ari ng account, kung sino naman ang mga followers mo na yon, no? Paano mo manalaman kung sino ba ito? Ayan, kagaya dito. Sino ba itong 18 followers na ito? Na, aalamin natin kung saan sila mahanap, kung sino ba yung mga nag-follow sa atin kapag di natin alam. Profile info, ang nakalagay dyan ay friends. So, ngayon nga ituturo ay isang mabilisan lamang, no? Tungkol ito sa kung paano natin makikita ang ating followers. Sino ba ang mga nag-follow sa atin? Kung hindi mo makita ay tama ang video na iyong pinindot dahil dito ituturo ko yan. Punta na tayo sa ating Facebook. Okay, Facebook account. Ang pupuntahan mo ay yung iyong profile picture katabi ng what's on your mind. Pagdating dyan, ang pipindutin natin dyan ay yung tatlong tuldo katabi ng edit profile. Tingnan mo ah. Pag binuas natin yan, no, hindi mo makikita yung followers dyan, no, yung followers mo. Pero pag ibang cellphone ang gamit mo, makikita mo yun sa ibaba ng iyong pangalan. So, nandoon yung followers mo sa ibaba.
Pero kung hindi mo nga makita yon kapag nandito ka sa iyong sariling profile, saan ka ba pupunta? So ulitin ko, nandito tayo sa ating newsfeed, punta tayo sa What's On Your Mind. Pagdating dito, pipindutin yung Edit Public Details. Pagdating natin sa Edit Public Details, punta tayo sa pinakababa. Yan, nakita nyo? So nakikita natin dito sa pinakababa, nakalagay Edit Your About Info. Pindutin mo yon. Pagdating doon, pumunta ka sa pinakaibaba. Yan. Pagdating sa pinakaibaba nun, andun ang ating followers. Kung gusto mong makita, kasi tatlo lang yung ipinapakita dyan, pindutin mo yung See All. Okay. At ayan na nga ang ating followers. Malalaman mo kung ilan sila sa pamamagitan ng pagtingin doon sa katapat ng salitang followers sa taas. Doon may nakalagay na number, yung number 19. Bisibihin ako, ang followers ko ay 19. So bakit ako 19 pa lang ang aking Facebook followers? Kasi ito pa lang po ang mga nag-follow sa akin simula nang in-adjust ko ang ating or ang aking button from add friend button patungo sa follow button. Okay? So sila ang aking legit followers, 19, kasi nga nung sinet ko yung button ko, sila pa lang yung pumindot nun. So siguro kayo, pag sinet nyo yan ngayon, dadami yan at makikita mo silang lahat. So tingnan natin, paano naman kung gusto mong i-stalk yung tao na yan? Ang gagawin mo lang, pumunta ka sa kanyang profile picture, no? Halimbawa, ito si Praning Sabog. Yan, tapos yan ang kanyang profile. Pwede mo siyang i-follow or i-message. Okay? Pwede mo siyang i-message or i-follow. Halimbawa ito, message natin siya. Hi. Okay? So, ayan. Magsisend na lang yan. And then, pili ka pa ng iba kung gusto mo silang i-stalk. Halimbawa ito. Ayan. Okay? So, ganyan po tayo tumingin kung sino mga tumitingin sa atin or sino nagpo-follow. At pwede po natin silang i-follow back. O kaya naman, pwedeng i-block. Halimbawa ito, i-block natin. Ano pipindutin? Yung tatlong tuldo. Pag napunta ka din sa tatlong tuldok, mare-redirect ka, no? May choices ka naman na gagawin ngayon. Either ibablock mo siya or isesearch mo ang kanyang profile o kaya naman ay ikakopy mo yung link na kanyang Facebook account. So, pwede mo pindutin yung block, no? And then, pindutin mo lang yung block. So, ako hindi ko siya ibablock, no? Sinample ko lang siya. Okay, so ganyan po tayo tumingin ng ating followers. Dito po sa ibaba, no? Ulitin natin mabilisan. Nasa newsfeed ka. Punta ka dun sa What's On Your Mind na profile picture. Nakababa. Punta ka ng Edit Your About Info. Punta ulit sa pinakababa. At ano na ating followers. See all. And nandyan silang lahat. And stalk mo na sila or review mo ang kanilang account or profile. Okay? So, yun lamang. Sana may natutunan. Thank you.